Ako nga po pala si Marilyn Anayat Perez alias Kahana. Ako po ay tumagal ng 9 taon sa CPPNPA o Narciso Antaso Aramil Command na sumasalamin po sa Komiting Larangan Guerrilla 53 o KLG 53 dito po sa lalawigan ng Rizal. So ako po ay isang medical officer sa CPPNPA at saka naging vice platoon leader po or humawak ng isang platoon para dun sa usapin po ng pakikidigmang gerilya laban sa ating mga kasundaluhan. Ilang taon ka na sa Kilusan? Ako po ay sumapi sa NPA ay 15 taong gulang. At taon pong 2000, kaya ako po ay tumagal sa kanila ng halos 9 taon na pagsiservisyo sa CPPNPA, particular dito po sa lalawigan ng Rizal. Saan ka nahuli at anong panahon, anong araw, anong buwan yun? Ako po ay nahuli noong January 3, 2009 sa isang kandak ng ambo sa barangay Makabod, Montalban, Rizal. So yung encuentro po na yun, yun po yung siguro naging dahilan upang ako ay mapapunta sa ganitong posisyon ko ngayon. Kasi nung time po na tinamaan ako, yun nga, iniwanan na lang ng mga kasamahan ko. Pero isang bagay yung pinagpapasalamat ko po kasi nabuhay ako. Tinamaan man ako pero hindi naging malala yung naging tama. At sa pangalawang pagkakataon, binigyan ng pangalawang buhay upang harapin ang isang bagong bukas na naghihintay po para sa amin. So, nung ako po ay nahuli nila, yun po na mas naging malina po sa akin na siguro ito na po yung tamang panahon para ituwid po yung landas na tinahak namin nung una. Ang particular ko po kung bakit ako ay napasama sa ganun, yun nga, sinasabi ng kabila na kahirapan yung dahilan kung bakit maraming mga nagre-rebelde. Pero nung malaman ko na lang po na hindi sagot sa kahirapan yung nangyayaring problema sa atin para magrebelde sa ating pamahalaan. So na-realize ko po na mali yung paglaban sa gobyerno. Kaya ibig sabihin po, ito na po yung tamang panahon para ituwid po yung mga kamalian noon. So yun po yung isa sa mga reason kung bakit po ako ay nagbalik loob sa ating pamahalaan. Anong masasayo mo sa mga kasamahan mo nasa bundok pa sa mga sandaling ito? Sa akin po, yun nga, siguro sa party po namin, kung kami man ay naging malaking bahagi or naging sakit ng ulo ng ating pamahalaan, maraming mga krimina na gawa na nabigyan pa ng pangalawang pagkakataon ng ating gobyerno. So, ayun, ipinaparating ko sa kanila na sana itigil na natin yung hidwaan sa pamagitan ng pakikipaglaban sa ating gobyerno. Sana mayroon pang second chance na naghihintay para sa kanila. Kung kami nga, sabi nga ay malaki yung naging kasalanan pero nabigyan ng pangalawang pagkakataon, sila pa kaya na kung nanaisin nilang magbagong buhay, mabibigyan din sila ng ganitong pamumuhay na tahimik, payapa, na walang iniisip kung hindi makasama yung pamilya at magkaroon ng magandang kinabukasan sa tulong na rin ng ating pamahalaan. Ito ang katotohanan! Sundalo Rebelde. Ano ang tunay nilang kwento? Kwentong kapupulutan ng aral. Kwentong magpapatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Subaybayan ang mga pagsasadula ng mga tunay na kwento ng rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan na iniwan ang armadong pakikibaka at pinili ang magbagong buhay. Gayon din ang mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay sa pagtatanggol sa inang bayan. Ito ang katotohanan, mga kabayanihan ng Kawal Pilipino. Tuwing Sabado, alas 9:30
siya ng gabi sa abot kamay sa DZRH kasama sina Katotong Bing Formento at Karen Oyong. Ito ang katotohanan, mga kabayanihan ng Kawal Pilipino.